Good afternoon, angels. Umagawa sila ng brooding. Brooding pen. Brooding cage. Brooding house. Ito, di ba may brooding house kami? Kaso lang maliit siya. So, gumawa ulit kami ng another brooding house, which is from the recycled materials. Ito kasi, pinto to ng kapitbahay namin. Yung screen ng pinto ng kapitbahay namin binigay sa amin. So, inayos lang nila yung mga tagigilid. And yung mga lumang ano din to, kahoy, yung haligi niya, lumang kahoy din to sa galing sa kapitbahay. So anong sukat nito, Han? Han. 3 feet by ano? Ito 3 feet by ano to ya? Ha? Okay. Yung sukat niya, guys. Alam ko may magtatanong na sukat ito. By 5 feet. 5 feet yung haba and yung 3 feet yung lapad niya. 50 yan brooding. So, kasha sa 450 chickens for brooding. Hindi nga na 50. Kasi doon sa maliit namin, kasha na yung 50. So, 2 weeks sila dito eh. Kaya sakto lang yan. Yun. For 50 chickens for 2 weeks, na? Pwede dito. Hey. Now, ito. Nice. Baba na yun eh. Yun, mga recycled materials lang gamit namin, Joe, so para tipid. So sabi nga na ibang vlogger natin na tsaka lang gagawa ng ano, ng kulungan na fancy kung marami ka ng kita. So ayan, kailangan natin pilitin magtipid at mag ano, gawa ng mga kulungan which is ayon lang sa budget natin. So, ayun. Stage and Joe's. So, ayan, guys. Yung screen na yan, saktong pang ano talaga to, pang sahig para sa mga chicken. Pinto kasi to talaga ng kapitbahay namin. Ayan. So, ginawa ng paraan. Medyo sira-sira na yan. So, ginawa ng paraan para yung mga tagigilid niya ay maging maayos at maging tumibay ulit. So, yan yung... Buti yung mga... Yung mga kapitbahay namin ay masyadong generous. Yan, binibigyan kami ng mga pag nasira na yung kahoy nila, yung mga basta mga recycled materials, binibigay nila sa amin. Tingnan nyo, ayan, may screen pa. So, ito yung mga haligi nila. Bigay lang din ng kapitbahay yan. Ayan, so, sakto, makakagawa tayo ng brooding house na libre at walang gastos. Ano lang, pako. Pako lang yung binili namin dyan. O, diba? Ang ganda niya kahit recycled materials lang. Tapos lalagyan na lang nila ng bubong yan. Yung bubong naman namin, recycled pa rin, bigay ng kapitbahay yung ating yero. So, kung hindi man magkakasya, gagawa tayo ng paraan para magkaroon ng bubong yung ating brooding house. So, ito yung aming unang brooding house, which is maliit. And may laman siya na mga native chicken. Yan, naging bahay na siya ng native Hello. Chicken. Dinding Hi! Kaso lang, matapang yung chicken.
So, yan. Ganito lang siya kalit. So, ayan. Kasha dyan ng 50, pero for 1 week lang. Pag umabot na ng 2 weeks yung mga chicken, nagsisikipan na sila. So, kung ito, saktong-sakto to, for 50, abot sila ng 2 weeks dyan. Pero kung 100 naman, siguro hanggang mga 1 week lang din sila. So, stay put pa rin yung dati nating kulungan. Ang sin, kasi ba? Ang sin? Ba? Kasi sa ana? Yung screen niya ay pang pinto talaga. Hindi siya yung... Dibahan yung pang chicken mas malalaki? Oo. Yung pang chicken te. Pang sisiw lang to. Ito pang sisiw lang talaga. Yung laki ng ano nila butas. Yung butas noon uno. Yung 1 inch yun. Yung sa pang chicken na guys, yung tamang paggawa ng kulungan by the way, ayon sa payong eksperto, kung gagamit kayo ng screen, ito ay for pang sisiw lang, which is 1/4 lang yung lalaki ng butas nila. So maganda siya for sisiw. Pero kung pang malakihan naman guys or pang malaki na yung chicken, kailangan na siya ay? Kasi yung laki ng mata ko, yung butas. Uno na daw. Uno na ang tawag doon sa butas nung screen. Yan. Kasi para yung paanong manok hindi magkakakubal-kubal. Ano rin sa taga? Magkakalyo. Sino ba yung nagpayo? Wait lang, hanapin ko. Shout out po! Ay, doon lagod nga ba? Sige na. Shout out po kay Sir Sunny D. Jucos. Siya yung nagsabi sa comment section natin na napansin niya yung kulungan natin, which is yung gamit namin sa sahig ay yung kawayan. So sabi niya, yung pagkalagay daw nung kawayan sa sahig medyo dikit-dikit. So eto, payo eksperto dapat yung paggawa ng kulungan Jules, kung kawayan yung gamit nyo, huwag nyo masyadong dikit-dikit. Yung layo nila, gawin yung mga 1 inch, no? Tamahan, 1 inch? Yun. Mga 1 inch para daw yung paanong, yun ay para sa mga malalaking chicken na guys, para sa mga siguro mga 15 pataas ng days na broiler chicken. Kasi dito para sa mga maliliit na sisew, pwede kahit yung dikit-dikit. Pero kung sa malalaking sisew na kailangan medyo malayo yung agwat nung sahig natin. Okay, thank you Sir Sunny sa payo nyo and sana patuloy nyo kaming suportahan. So yan, yung mga kahoy na yan, Joes. Kinuha lang nila yan dun sa bukid. Yung mga punuan or puno na ano, malalaki yung sanga. So yan, kinuha nila yan. Panghaligi. Pero hindi na kailangan gumastos, Joes. Ayan na, malapit na siyang matapos. Super recycled. Yung mga gamit, pati yung pader, lumang plywood. Ayan na siya.
So, recycled, lumang-luma. Recycled, pinagtagpi-tagpi na lang, pero matibay na matibay, oh. Ayan pala, may plywood pala dyan. Yung pinto, yan natin sa kwarto eh. Yung pinto yun ng kwarto namin. Dahil sira na. Ala! Ayan. Okay na. So, the very recycled kulungan, brooding house. Yung screen, see? Ito yung screen na binigay lang din sa amin sa mga sirang screen ng bintana ng kapitbahay namin. So, ayan. Oh, diba? Nice job, mga tatay. Ganda. Maluwag. So, kahit recycled siya, maayos na maayos yung pagkagawa ng brooding house namin. Eh! Galing. Eh! Bubong na lang ilalagay. Kasya ang 100 pieces na manok or 50 pieces up to 2 weeks. Tayo, ikutan natin. Sigatos? Sige. 50. Tingnan nyo. Diba? Recycled na recycled. Tapos ito yung magiging bubong niya, yung yero na matagal na rin ito binigay sa amin ng kapitbahay namin. Aray ko. Ayan na siya. Buo na ang aming brooding house. Boarding house. Boarding house. Buo na ang boarding house. Ang boarding house ng mga chicken. Yan. Okay. Yung bubong niya, nilagay lang yan. Tapos, dinaganan ng dinaganan sa taas yan. Hindi talaga yan pinako. Yan. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe and like our videos, Joes. And don't forget to click the bell button para po updated kayo sa next video namin. Thank you!